FYI is back, and I'm your host again, Willie Espiritu, at balikan natin itong pinag-uusapan natin. Backgrounder pa lamang po ito ng isang pasyente na nagpunta sa isang public hospital. Yung ano ba ang nagiging experience? Ano? Ngayon, dinala mo doon sa San Marcelino, walang findings, walang result. Pagdating sa isang public hospital sa Maynila, nung matignan ng ENT doctor, ng ophthalmologist, ng internal medicine, Dr. Sombrero finds out that maybe, ano, let's make it maybe, na ang findings is nagkaroon ng myofascial pain syndrome. Ayun, myofascial pain syndrome. Yun yung mataas na uri ng tinatawag natin ng migraine. Yung myofascial pain syndrome refers doon sa muscle pain, no, nung head, yung head pain. Ayun. Ngayon, actually walang definite medicine ang mga ganyang klaseng sakit, kundi mga pain relievers, and at the same time ang kailangan daw nito ay isang physical therapy. Ano, physical therapy. Ngayon, we are urging the San Marcelino to improve their services, because kung ang doktor mo isang klase o dadalawang klase, ano ho, paano ho yung pasyente? Meron ngang pagkakataon, isang beses, merong isang tricycle driver dyan, binangga ng jeep, nabulok yung paa. Ang FYI, ang nagpagamot at nagpaputol pa ng paa nung tao, dinala pa rin natin dito sa Maynila sa orthopedic. Ano ho? Ngayon, sabi natin what's the issue? For the information of the public, both hospital are public hospital. Ano? Kailangan, pagka sinabi natin public hospital, kailangan po yan may mga pare-parehong medical equipments. Imaginein mo, meron kang district hospital. You cater hundreds of thousands people. You don't have the CT scan. You have an old X-ray machines. Do they have the dialysis machine? Ayan ho. Yan ang mga problema. And at the same time, pag sinabi natin public hospital, kinakailangan may medical supplies yan. Ano ho? Well provided ba ng yung mga public hospital na yan, ng mga medicines and medical supplies? Oh, di ho ba pagka public hospital, pag pumunta ka dyan, ikaw ang pabibilihin ng mga lahat ng gamot mo, yung halimbawa manganganak, lahat, ano ho, so yung mahirap, sabi nila libre, pero ang bumibili ng gamot, yung mga pasyente. Ang tanong dun sa why we need to improve the Zambales sa district hospital, do they have enough professional doctors to attend with the patients? Ano? Kasi hindi lahat ng sakit isang klaseng doktor iba-iba ho 'yun Pag sinabi mong inatake sa puso o kaya na-stroke, kailangan expert diyan yung sa puso. Ano? Kung sa ulo, may mga expertise diyan. Kung puro hula, magkakandamatay tayo diyan. Ngayon, meron ba silang ENT? Meron ba silang internal medicine? May ophthalmologist ba dyan? May neurologist ba dyan? May pathologist? Yung pathologist, yung kahit wala yung pathologist kasi sa patay na yata yun. may obigay ni ba dyan? Kailangan kompleto ho. Ano ho? Ang tanong natin ngayon doon sa mga ito, bakit nangyayari yung mga public hospital? Ganito yung trato. Isn't it that since birth, tayo ay taxpayer na. Hindi ho ba? Pag sinabi mong taxpayer ka, sanggol, ipinanganak,
ibinili ng gatas ni ina o ni ama, bawat lata ng gatas na binili mo, may kaakibat na tax yan eh. Ano ho? Pag lumaki ang bata, mamahirap o mamayaman. Pag bumili yan ng white rabbit, ha? Bumili yan ng soft drinks, may kaakibat pong taxes yan. Hindi ho ba? Ngayon, hindi po pagka taxpayer ka, yun lang ang may responsibilidad. Hindi ho. Kaya, responsibilidad ng gobyerno pangalagaan yung kalusugan. Ano ho? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga yearly budget. Ngayon, it is not mean na yung mahirap lang ang pwedeng i-cater ng public hospital. Maging bata, maging matanda, maging mayaman, o maging mahirap, kinakailangan, pinangangalagaan ng kalusugan, maging ito ay public hospital. Kasi, kaya nga, hindi ho ba ang national government naniningil ng taxes sa bawat bibilihin natin? Pag nagtatrabaho tayo, nagbabayad tayo ng taxes. Ano? Pag nagtayo tayo ng negosyo, nagbabayad tayo ng taxes. So, saan pupunta ang perang ito? Pupunta yan sa BIR, gagamitin ng national government, i-allocate yan ng Senado at ng Kongreso para mapondohan itong mga hospital na ito. But the question is, nasan po yung mga professional doctors doon sa mga hospital na public hospital? So, nananawagan tayo kay Governor Hermogenes Abdani, kay OIC Provincial Director Bueno, na you have to investigate this San Marcelino Hospital kasi marami, baka marami hong namamatay na kababayan natin na hindi natin alam. Eh, maswerte yung mga taga Maynila, eh dito kahit mamulot ka ng basura, maibenta mo, may pambibili ka ng medisina. Eh sa probinsya, napakahirap po. Kung wala ka ng pambili ng gamot, wala ka pang makaharap na matinong doktor, eh Diyos Mariosep, sana ho pupulutin yung isang pasyente. Yan ho yung nililiwanag natin. Now, sa mga ganitong bagay, dapat kinukumpleto ng ating pamahalaan, ng ating mga public hospital ng sa usapin ng medical equipments, ito pong medical supplies, ito pong medicines, yung mga medical health doctors, kailangan kumpleto. Ano, ang nakikita ko, kahit na hindi ho sa lalawigan, ano, kahit sa mga dito sa Kamaynilaan, eh, mukhang nagtatayo pa ng butika itong public hospital para yung mga pasyente e bumili ng murang gamot doon sa kanilang drugstore. Ano, nasan ngayon yung public service natin for the poor o para sa bawat isang mamamayan? Now, alamin natin sa pagbabalik natin, where does the billion national yearly budget of DOH goes? Yan po ang aabangan ninyo sa pagbabalik ng FYI for your information. This portion is brought to you by Walter Whole Wheat Raisin Bread. With each bite, you get to enjoy the rich taste of wheat and raisin, made from the finest grapes, lowers the level of LDL, the bad cholesterol. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot. Sampung taon ko nang inaalagaan tong Lotto outlet ko. At alam ko, di lang ako nakikinabang dito.
Dahil sa negosyong inaalagaan niya, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Salamat PCSO. Maasenso na ako. Marami pa ang natutulungan ko. Salamat po. PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo.